So, after breakfast dito sa Cateban, tutungo tayo ngayon sa Jariel's. Akit tayo. Sasaglitin lang natin, tapos baba na rin tayo. Ito yung first hill ride of the year. Na solo. Mag-ride. Ayun, mga master, bigyan tayo ulit ng konting tips dito sa Sierra para dun sa mga gusto umakyat dito sa Sierra tapos natakot. Ano bang mga dapat na iwasan dito sa Sierra? Kasi iba gusto umakyat pero nadalawang isip. Dahil nga sa nakikita nila sa social media na madalas mayroong mga disgrasya dito. Hindi naman natin may kakailangan talagang marami. Actually, marami. Pero kadalasan yung mga nadidisgrasya dito, sila yung mga maguhan dito sa Sierra. Tapos, ang nangyayari, napapasabay sila dun sa mabibilis mag-drive. Siyempre, kurbahan, kaya hindi may iwasan na pag-beginner ka. Yung mga... Alam mo naman, yung skills, di ba? Hindi naman pareho ng skills yan. Hindi lahat ng nagbumotor kayang, kayang i-handle yung mga kurbada. Actually, dito sa Sierra, ang mga kurbada rito, hindi naman ganun katatalas. Basic lang. Meron mang ilan nila na matalas pero hindi ganun karami. Ang kagandahan nga dito sa Sierra, yung mga kurbada rito malalawak. Kaya kung talagang gusto mong i-enjoy yung kurbada, ay magagawa mo. Dahil maluwang siya, kaka-curve ka ng maayos. Ang nagiging problema lang kasi yung mga baguhan, nag-overshoot. Isa sa dahilan ng pag-overshoot mga master, unang-una, siyempre lack of skills yan. Pangalawa, yung condition ng bike. Siyempre, kadalasan mga nakikita ko stop. Okay lang kung stuck yung bike mo, basta huwag mong sasagarin yung limit ng stuck kasi hindi lahat ng stuck pang kurbahan. Saka siyempre yung gulong, di ba? Yung gulong ng stock, medyo madulas yan kapag matigas. So, kaya kapag naka-stock tire ka, pupunta ka rito sa Sierra at maglalaro-laro ka, bawasan nyo yung hangin. Depende sa bigat ng bike nyo, depende rin sa bigat nyo para safe. Huwag po basta sakay lang ng sakay sa motor, dapat alam nyo rin yung kondisyon ng motor nyo. Yan, yun yung mga dahilan kung bakit na na-overshoot o nasisemplang yung mga baguhan dito. Na kahit na malawak na yung kalsada, hindi pa rin may iwasan na every Saturday merong casualty. And most of the time, mga newbie. Isa sa mga dahilan yung mga nabanggit ng mga master. And pangatlo, siyempre, habol sila ng habol dun sa kasama nila or dun sa mga nakikita nilang matutulin. Ang nagiging problema yung target fixation.
isa pa yun sa mga dahilan kung bakit nag-overshoot yung mga duty rider, kasi pagdating sa kurbada, napapatingin sila sa opposite side ng kalsada. So, syempre, sa target fixation, kung saan ka nakatingin, doon din ang diretso mo. Kahit naman saan, kaya pag umakiti ng sera dito, ang mga lugar na iiwasan nyo unang-una dun sa may Palo Alto yan, number one yan dyan. Isa pa yan, isang ano yan, isa sa dahilan din ng mga disgrasya yung mga lugar na yan, isa sa dahilan ng pagkaka ano, naguguluhan na ako ng Palo Alto. Pangalawa, yung Big C. Kapag pagpunta nyo dyan, pagdadaan ka dyan sa Big C, okay, papasok ka lang kayo sa Big C, kung hindi nyo kapitado yung turn dyan, pwede naman kayo magbibigilid, punta kayo dito sa extreme right. At syempre, magpagal. Kasi meron mga mabibilid dyan ng mga practice. Pabalik-balik. So baka mahagit kayo pag sila naman din nag-overshoot. Pangatlong spot na ano dyan, na accident prone, yung sa may kubo, right after Big C. Mas mataas yung ano dyan, yung number of accidents dyan sa ano, sa may kubo. Kasi ano yun eh, kurbadang madaya, na kung paakyat ka sa kanan, tapos siko siya, medyo siko siya na maliit lang. Pwede mo mapapansin, kala ko diretso lang, pero yung pala siko siya. And kung pababa ka naman, magpatulin ka, aapaw ka naman sa damuhan. So, yun. Yung pang-apat na isa sa mga spot dyan na accident prone din, yung ano, mga master, sa may DC, o yung tinatawag nilang Devil's Corner. Kaya siya naging accident prone din dahil yung kurbada niya matalas tapos pababa. So ang kadalasang diskrasya talaga, madalas overshoot yung mga pababa na. Ay, halos pareho lang madaling sa DC, kasi pababa ko upakyat, alanganin din eh. So yan po mga master, yan yung apat na spot dito sa Sierra na dapat yung iwasan, lalong-lalo na sa mga bagong akit pa lang. The rest naman, ayos na eh. Wala namang problema na. Yan lang talaga, kasi kaya sa nagiging accident prone dahil ang daming nagpapabalik-balik or hindi ba nagpa-practice kasi, lalo na yung mga baguhan. Yan sila lang sa practice. Bang-banking-banking. Which is matututo ka naman sa pagbabanking kahit sa parking lot lang. Yan po, yan yung mga apat na lugar na dapat mong iwasan dito sa Sierra para hindi ka madisgrasya. And syempre pagdadaan ka dyan, huwag ka talaga magmamatulin. Basta dito na sa right side, sa extreme right ka lang para safe. Kaya kung hindi mo naman talaga kaya magpatulin, huwag ko nang gawin, kasi alam niyo naman, maraming mga tumatakbo rin na matuloy. Minsan pag hindi natin kaya, baka tayo pa yung maging cause na ang disgrasya. So, ipaubaya nyo na lang yan sa mga nagyang marurunong. Okay, papunta na po tayo ng Santa Maria.
tayo. First time po tumakbo ng ganito. Chill! Huwag lang kasama eh. Huwag lang kasama natin, kakagising lang. Diba? Sarap mag-ride ka pag ano. Chill lang. And dun pala sa mga ano, sa mga beginner din, mga master, yung breaking point nyo o yung paggamit ng brake pala, ang primary brake namin is yung front brake. So before ka palang dumating sa corner, kailangan nagamit ko na siya. Kung mapapansin nyo, sa lahat ng turns ko, yung kamay ko lagi naka-ano dito, naka-pinit, naka-brake. Proper braking talagang ginagamit yung front brake. Yung rear brake, halos ginagamit yan eh. Kasi pag ginamit ko yung rear brake, tapos cornering, ang laki ng chance na mag-shift yung ikasikado. Oo, oh, medyo malalim na explanation. Mayroon tayo tinatawag na trail braking na kulay yun, oh. Nakaabang tayo sa... nakapiga ng konti lang while cornering. At tawag ko dyan trail braking. Uy, sila. Delikado yung part na yun.